Hello, Lalabs! Welcome back to my channel! It's me again, your Lalabs Gemma! For today's video, Lalabs, gagawa tayo ng henna tattoo. Magta-try tayo ulit. Alam nyo naman ako, mahilig akong mag-try ng mga bagay-bagay. Kasi para sa akin, kung kaya mong isipin, may YouTube ka naman, may Google ka, mag-search ka, kaya mong gawin. Diba? Let's do it! So, ayan na, Lalabs. As promised, gagawa na tayo ng henna tattoo. We will just try kasi hindi ko pa to ever natatry. Hindi ko siya alam. So, nag-search ako sa YouTube kung paano siya gawin. May iba-iba silang pamamaraan para gumawa ng henna tattoo. Pero, mag-i-stick muna ako doon sa tinuro sa akin ng babaeng nagtitinda sa akin ng mga to. Na ito lang daw, lalagyan ko siya ng ganito. Tig-isa sila. Siguro isang ganito, yung takip niyang gagamitin natin. Tapos, konting tubig. Yun ang sabi sa akin. Ano siya? Ano ba yun? Siguro okay na to. Try lang naman eh, di ba? Okay na yun siguro muna. Tapos, lalagyan natin ng ganito. Sana tama itong ginagawa ko. Isang ganyan. Ah! Iba yung amoy. Masyado matapang. Ayan. Meron tayong tubig. Hindi ko alam kung gano'ng kadami. Siguro maglagay na natin hanggang maging parang paste siya. Tapang ng amoy. Parang amoy, pangkulay. Pangkulay sa buho. Diba? Grabe. Sa mga napanood kong ibang video sa YouTube, matapos nila itong i-mix, hayaan nila siya ng up to 6 hours. And then, lalagyan ulit ng tubig. At makikita na natin kung pwede na siyang gamitin pangkulay. Pero magtutry tayo sa kamay kung nagkukulay na kapag ganito pa lang. Pero hindi pa siya masyadong nadikit sa bata. Ano mo yun? Parang kulay tae. Tae ng kalabaw. Sorry. Sorry sa mga kumakain dyan. Pero ganun talaga ang kulay niya. Kita nyo ba? Gamit ang plastic, tatakpan muna natin siya. Like this. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan lang siya for 6 hours. One eternity later. Mag-aalas 10 na ng gabi, Lalabs, is me. Ngayon pa lang mag-6 hours yung natin, henna powder. Sorry naman sa mukha ko. Ganyan talaga. The best na yan. Natsura na. Nakakay magtaka. So, mag-open ko muna yung ating ginawa kanina. Minix natin henna, tapos titignan natin. Eto na siya. Mukha na siyang chocolate. Wait. Oh, yan na siya, oh. Tsaka sobrang matapang na yung amoy niya, Lalabs. Dagdagan ko lang yung tubig niya. Hanggang sa maging parang mas malapot siya sa base. Sorry, sa buhok, hindi ko na naayos. Dapat kasi matutulog na ako eh. Naalala ko lang to. Ito ang itsura ng Lalabs mo pagka na padragon na kasi inaantok na ba? I think more. Diba? Pero konti-konti lang yung pagdagdag kasi baka mamay mabigla naman. Baka mabigla.
more. Patcham na pa patcham. Hindi na lang tayo sa luto nagpapatcham, kundi pati na rin sa paggawa ng mga ganito. Okay na siguro ito na. O, oh, diba? Excited na akong gamitin siya. I-try ba? So, nagkukulay talaga siya. Para malaman kung palpak yung gawa ko. Diba? Gawin na lang natin ulit next time kung papalpak siya. Wala ako ng piping bag doon natin siya ilalagay. Yung mga ginagamit kong pag-bake. Naririnig ko na yung sasakyan ng ano, magsusundo para sa 10 to 6. Anong oras? Nagising pa ako. Oh my God. My God. Ganito pala maging vlogger. Charot. Para lang may pakita ko sa inyo kung ano ba talaga, paano ba talaga at ano magiging itsura niya. Diba? Sacrifice. But I enjoy what I'm doing. I love what I'm doing. I love vlogging. Vlogging. Ganun talaga. Babalik lang natin siya sa plastic bag. Bukas ko na siya itatry sa balat. Lalabas, okay, kasi gabi-gabi na. I have to sleep now. Kasi bukas may pasok pa. Okay? See you tomorrow. Bye-bye, mama. Love, I love you. 2,000 years later. Hello, lalabas! I'm back! Eto na siya. So, kagagaling ko lang ng work. At ito ng, ano niya, ilalabas ko na. Itatry na natin siya. Grabe ang amoy. Uy, sana naman umubra to. Ito na yung ating patterns. Maglalabas lang ako ng pagtatryan natin. So, ito yung pattern na gagamitin natin. Dito ko lang siya tatry. Tanggal ko muna yung aking willow para makita niya na maigi. Dito na lang. So, yun na siya. Basang-basa. Hintayin natin siyang matuyo or siguro mag-oras tayo mga 15 to 20 minutes. Kung kukulay ba siya o ano, gawin natin 30, ganun. So, ano naman, okay tong ano natin. Para kung sakali, mag-ano pa sa ibang part ng katawan. One eternity later. It's been 45 minutes mula nung nalagay natin to. Kaya titanggalin ko na. Okay. Pasensya nyo nang bago, kakabangon ko lang. Ito na siya. Tapos naglagay din ako dito ng konti. Wait. Ito muna. Try muna natin to. Ooh. Orange ba talagang kulay? Dapat? Oh.
hindi siya masyadong ano. Ganyan lang siya. Para tuloy dumi. Yan. Eto na siya. Hindi siya yung parang in-expect ko na as in dark brown yung kulay. Pero, kahit pa paano, we therefore conclude, pwede naman talaga siyang ano, gawing henna. Pwede na siyang gamiting pantato. Diba? Kasi kahit pa paano nagkulay naman siya. Yun nga lang siguro, pangit lang yung pattern kasi minsan umaangat siya. So siguro nahahalo siya dun sa hindi siya dapat, ano, pumunta na side. Yan, o. Kasi, parang ano na siya dito, o. Dikit-dikit na. Wala na yung detail nung ano, bulaklak. Hindi na siya bulaklak. Mukha na siyang basura. Diba? So, that's all for today, lalabs. Thank you for watching. At sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan. Shoutout po sa Team Mababait, Team Magtulungan. Happy anniversary! Happy first anniversary, Team Mababait, Team Magtulungan. Sana patuloy pa rin nating suportahan ang isa't isa. At good health para sa ating lahat. Bye, Lala! Thank you! I love you! この夏は充実するのモード噂のドリーミングが忘れ